Ngayong umaga sa Pinoy MT, sa isang video na nag-viral noong nakaraang taon kung saan ang isang lalaki na pabalikwas sa pagtulog dahil daw binangungot. Ano ba ang kanyang kondisyon at kamusta na kaya siya ngayon? Sa isa pang video, ang isa namang babae biglang natigilan at natulala ng ilang segundo bago ito tuluyang bumagsak. Ano na ang lagay ng babae ngayon? Isang bata, nakunan din ng video kung saan habang kumakain, bigla itong inubo, namula at inihilig ang ulo. Kamusta na kaya ang bata ngayon? At isang bata rin, nakunang nakaranas ng eye twitching dahil nga ba sa pagbababad sa gadget? Alamin ang lagay niya ngayon. Marso 2023 na mag-viral ang CCTV video na ito. Mahimbing ang tulog ng mag-anak ni RG Miranda. Pagod daw kasi sila galing sa outing. Pero ang mahimbing na tulog, nabulabog. Nang biglang... Si RG nagising matapos mahirapang huminga. Abangan mamaya. Samantala, narito na po ang ating health and wellness doctor na si Doc Oyi para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Doc Oyi, good morning! Good morning, Connie, at good morning po sa mga kasama natin mga kapuso. For our first question, Doc Oyi, tanong po ni Dindin Ginilak, pwede raw ba siyang mag-donate ng dugo kung mayroon siyang type 2 diabetes? Pwede kung ang iyong diabetes ay kontrolado, no? At pwede ka rin mag-donate kung ang diabetes mo ay hindi ka nag-i-inject ng insulin, ano? Kung ikaw ay nag-i-inject ng insulin, ito ay hindi papayagan, ano, na ikaw ay mag-donate. Pero kung diabetic ka pero controlled naman ang iyong blood sugar, no, sa pamamagitan lang ng mga oral na gamot, no? Pwedeng-pwede naman as long as kontrolado nga ang iyong diabetes. Sabi sa biruan, kapag may biglang sumakit na parte ng ating katawan, ayan, kaka-cellphone mo yan. Pero totoo nga kayang ang sobrang paggamit ng ating cellphone, posibleng pagmula ng sakit, lalo na sa mga bata? Siya ang 6 na taong gulang na si Zane. Nakuhanan ng video ang tila pagbabago sa kanyang mga kilos habang abala sa paggamit ng cellphone. Eye twitching o yung kumikibot ng mga mata. Hindi mapigil ang paggalaw ng liig at balikat. Tila umaalon-alon na tiyan at pusang gumagalaw ng mga daliri. Si Zane po, siguro mga 2 years old po talaga, napapahawakan na namin ang cellphone. Tapos po, hindi naman po masyadong madalas. So, nung nag 3 years old po, meron po kasi kami sa kanya binigay na cellphone. Kala po namin, kapag gusto niya lang po manood, kaso po naging habit niya na po talaga. I always play with my phone. Laking lola raw si Zane. Si mama po busy sa gawaing bahay. Pinapahiram po siya ni mama ng cellphone. Since pandemic po, yun po, doon po siya totally natutok sa cellphone. Umaga pa lang po nanonood na siya, lunch, tsaka po hanggang gabi. May time po talaga na madaling araw na po nakakatulog, mga 1 a.m. Nitong Hunyo, napansin na raw ni Mami Erica ang mga kakaibang pagbabago sa katawan ni Zane. Napansin ko po, pasinok-sirok tapos yung tiyan po gumagalaw. Tinanong ko po siya kung masakit po ba yung ano niya, yung tiyan niya. Wala naman daw po. Tapos kala ko po manirisim lang. Yung kapatid ko po siguro napansin na may ibang movement si Zane. So binidyohan niya po and sined niya sa akin. So na-alarm po ako. Hinala ni Mami Erica. Nakuha ito ng anak mula sa labis na pagtutok sa cellphone. Kaya minabuti niya munang ipagbawal ang paghawak ng cellphone. Sumailalim din siya sa electroencephalogram o EEG para matukoy ang kanyang kondisyon.
Ang electroencephalogram o EEG procedure na ginawa kay Zane ay isang painless test kung saan inire-record ang mga activity ng ating utak. Dito, may ikinakabit na maliliit na sensor sa ulo ng pasyente na pumipick up ng electric signals mula po sa utak. May kaugnayan nga kaya ang kondisyon ni Zane sa labis na paggamit ng gadget? Abangan! Halos 2 buwan nang walang cellphone si Zane. Kapag gustong manood sa TV na lamang daw siya pinapayagan at sa limitadong oras lamang. Sa ngayon, hindi na raw niya napapansin ang mga sintomas ng bata. Wala rin kaming nakuha ng kakaibang paggalaw sa kanyang katawan. Tingin ko po nakatulong din po yung pag-stop po agad ng cellphone. Talagang iyon po talaga, feeling ko cellphone po talaga. Doon niya po nakuha. Yung mga bata kasi, yung pinaka-common na alam natin na seizure ay yung convulsion. So yung buong katawan na nanginginig ganyan, no? Pero may mga minor seizures lang, hindi buong katawan. Isang klaseng seizure nga po siya na absence nga seizure, no? Na minsan umuungol lang at nakatulala lang po siya, no? Naglalast po lang po siya for a few seconds at a time, pero madaming beses po at paulit-ulit po. It's considered a type of epilepsy siya. Pero ano kaya ang resulta ng EEG ni Zane? Ang resulta, ipinabasa namin sa isang neurologist. The EEG report showed normal, no? But that does not mean na walang seizure si Zane. Ang ibig sabihin lang kasi ng EEG is that at that specific point lang po siya, hindi lang siya nag-seizure, no? Para makuha natin yung seizure sa EEG, dapat mas madami pong EEG na magagawin natin. Maari raw na genetics ito o namana niya sa pamilya o kaya ay sa environment. Pag 7 years old po kasi, mas madalas po nagkaka-seizures po siya sa age na ganyan. Pero usually, by the time na magta 12 years onwards, kusa siyang mawawala, no? But during that time na nagkaka-seizures po siya, dapat umiinom po siya ng gamot para hindi po siya magka-seizure. Kasi pag tinutuloy natin na mag-seizure, pwede magka-effect po yung brain niya the long run. Pero ang tanong, konektado nga ba sa paggamit ng cellphone ang kaso ni Zane? Usually kasi yung mga triggers ng seizure is bright lights at saka nagpupuyat. The cellphone is not the cause for seizures, no, but it is a trigger. Pero teka muna, Doc, totoo nga bang may epekto sa kalusugan ang labis na paggamit ng cellphone? Prolonged use of cellphone pwede mag-trigger ng epilepsy. Importante raw sa mga batang tulad ni Zane ang pagkain ng wasto, sapat na oras ng tulog at physical activity na may enjoy din niya bilang bata. Nagdasal po talaga ako, Win, na sana wala namang negative result, ganun. Tapos po, nabanggit nga po na, ayan pala, normal naman. Sabi ko po, totally, tatanggalin na namin yung cellphone casing. Simula noong nakaraang taon, striktong 3 oras sa isang araw na lang daw pinapagamit ni Mami Erica si Zane ng cellphone. Sinisiguro na rin daw ni Mami Erica na mas maraming oras si Zane para makipaglaro sa ibang mga bata. At dahil limitado na ang oras sa gadgets, ang naging resulta, hindi na raw bumalik ang eye twitch o ang pagkibot ng mga mata ni Zane. Bukod dyan, hindi na rin nakaranas si Zane ng mga biglang paggalaw ng kanyang mga daliri at ibang parte ng kanyang katawan. Hindi naman masama sa mga bata ang pagkakaroon ng libangan. Basta't ang mahalaga, nababantayan at hindi nakakaapekto sa kanilang kalusugan. And for our next question, Doc Oyi, mula naman kay Eva. Ang tanong niya kasi, kung paunti-unti lamang siyang dumumi at medyo hirap pa, may problema daw kaya siyang mas iba pa, no? At meron din daw kaya yung solusyon? Oo, hindi yan maganda, no? Lalo na kung masasabi natin, Eva, na ang iyong dumi ay yung parang dumi ng kambing, no? Kasi ang ating dumi, ito ang isang libreng indikasyon na malalaman natin kung napakalusog ng tinatawag nating gut, no? Yung gut health natin. Napaka-importante niyan, Eva, kasi nandiyan ang 70% ng ating immune system, no? Yung nagpoprotekta sa ating katawan. So meron tayong tinatawag na healthy stools, no? Maaari mong i-search yung tinatawag na Bristol stool character, no? So yung type 3 and 4 na stool, yun yung indikasyon na ang ating gut health ay talagang malusog. Pero pagkatulad nung sayo na parang dumi ng kambing, no? Yung goat stool-like stool, nako, indikasyon niya na nagkakaroon ng misconnection between sa ating utak at doon sa ating tumbong, no? So kasi ang nagko-control ng ating
tumbong, nung sphincter ng ating tumbong ay ang ating utak, no? So, kaya pag ganyan ang character ng iyong dumi, may dahilan 'yan, ano? So, dapat ma-examine natin at malaman natin. So, kung ako sa iyo, kumonsulta ka sa isang gastroenterologist, no, para malaman kung paano mai-improve yung iyong gut health, no? Or minsan ito'y konektado din kasi sa iyong pagkain, lalo na pagka ikaw'y kulang sa fiber, kung ikaw ay dehydrated. Ito ang mga dahilan kung bakit ganyan ang character ng iyong dumi. Ano ang gagawin mo kung bigla ka na lang mag hang? Habang nag-iipagkwentuhan, bigla ka na lang natigilan. At pati ang iyong sinasabi, hindi mo na rin naiintindihan. Normal ba ito o dapat ka bang kabahan? Noong nakaraang taon, naging usap-usapan ang video na ito, kung saan ang dapat sana'y masayang kwentuhan, biglang... Ayon sa eksperto, ang pangyayaring ito, tinatawag na silent seizure. Kung ano ito, abangan mamaya. Alam niyo ba mga kapuso na nasa mahigit 30 ang uri ng seizures? Base po ito sa pag-aaral ng National Institute of Neurological Disorders and Stroke sa US. Ayon sa pag-aaral, hindi lahat ng seizures ay kapansin-pansin o may sintomas tulad po ng matinding panginginig, ha? Mayroon daw kasing tinatawag na silent seizure, gaya po ng biglaang pagkatulala ng isang tao na tumatagal ng 1 hanggang 10 segundo. Sa adults naman po kasi, pag matanda po kasi, it's usually secondary to something or may cause po. Ang most common cause is stroke, dementia, or usually mga brain tumor. Yan po yung mga nagka-cause ng mga seizures katulad ng absence po. 3 taon nang nagtatrabaho si Patricia sa Taiwan bilang factory worker. Yung pagtatrabaho ko po ay para po yung sa 2 ko pong baby at syempre po kasama na rin po yung mama at papa ko at mga kapatid ko. At napakahalaga po ng trabaho sa akin kasi yun lang po yung sa panahon po ngayon, lalo po sa panahon ngayon is napakahirap pong humanap ng trabaho. Kaya kailangan ko po na pahalagahan yung pagtatrabaho ko dito sa Taiwan. Kayod lang ng kayod para sa mga mahal sa buhay. Si Pat po bilang kaibigan, mabuting tao, generous kumbaga. Basta kung anong meron siya, kaya niyang ibigay yun kahit alam mong siya mawawalan na. Sobrang selfless niya. Kaya paminsan-minsan, deserve naman daw niya ang pagliwaliw. Kung titingin mo siya physically, okay siya, very very okay siya, masaya, masigla. Parang wala siyang nararamdamang iba. Nag-e-enjoy daw siya. Hindi naman po namin yun palagi talagang ginagawa. Kumbaga po kung kailan lang po namin maisipan. Kaya paminsan-minsan, deserve naman daw niya ang magliwaliw. Wala po talaga kasi akong naramdaman na kahit ano, na kung pananakit ng ulo, or pagkahilo, or pagkahina ng katawan. Kaya po nakalabas kami that day kasi feel ko naman po na okay ako. Ang dapat sana'y normal na pakikipagkwentuhan, si Patricia, tila ba naghang? At ang mga sinasabi, hindi na niya mismo mawari. Kaya nga ginaganya yun eh. Usually pag nagsiseizure po kasi isang tao, very normal po sila na wala talaga silang nararamdaman. Mukhang wala siyang awareness na walang okay sa kanya, wala nangyayari sa kanya. And then biglang nag-seizure po, no? Langga! Nag-fall siya and then mukhang nangisay, no? May mga ibang smaller seizures. Literal na silent daw ang silent seizure. Wala raw kasi itong sintomas o babala bago umatake. Katapos ng seizure ko, wala po talaga akong halos maalala or
maisip, kundi parang lutang yung parang nagtatanong ako dun sa kasama ko kung bakit, bakit ako nandito, bakit ako nasa wheelchair, bakit, lahat po, bakit, kasi wala talaga as in parang blanco po lahat. Ayon kay Doc, ang silent seizure kadalasan daw nangyayari sa mga bata, pero po pwede rin mangyari sa mga matatanda. Isa sa mga isang type ng seizure na absent yung tao. So, most common usually sa mga bata, pero pwede naman yung mga matanda, pwede naman din sa adults, no? So, yung nangyayari is, nagba-blank staring lang po, parang nakatulala lang isang tao. Usually, mga seconds lang to, minsan less than 1 minute. So, ganyan lang po talaga yung haba niya. Pero during that time, hindi aware or absent nga yung pasyente. Kaya hindi siya nakakapagsalita, hindi siya nakakaintindi. Ayon kay Doc, ang posibleng triggers o pagmula ng ganitong atake, flashing lights, pagod at puyat. Sabi po ng doktor, ang isa po sa nagpa-trigger nun is yung flashing light. Kasi po that time po kasi sa pagbo-bowling, meron pong biglang nag-flashing light po mismo doon sa bowling area. At isa na rin daw po yung nakadagdag po yung pagod at puyat sa trabaho at kasama na rin po yung stress. Pati ang kasama ni Patricia, nagulat. Wala akong ibang naisip nun eh. Yung naramdaman ko kasi yun, sobrang pag-aalala sa kanya. Yung takot, anong nangyayari, bakit nagkaganon siya. Hindi ko ma-explain eh. Bakit ganito, kailangan, anong kailangan kong gawin. Doon na ako nag-ano na, kailangan kong i-secure yung ulo niya, i-secure yung ano niya. Basta safety po, safety talaga yung ano ko sa kanya. Kasi grabe yung pag-aalala ko sa kanya noon. If someone you know experiences a seizure po, it's usually best na iwan niyo po siya, no? Pahigain niyo po. Huwag niyo pong hayaan na mag-upo or magtayo kasi pwedeng mahulog, mauntog yung ulo. And let the seizure run its course. Matapos ng seizure, dapat isugod sa ospital ang pasyente para masuri. Si Patricia, nagpatingin sa doktor matapos ang pangyayari. Ayon sa pagsusuri, absence o silent seizure nga ang naranasan niya. Kinabukasan po, nalaman po namin na ang sabi po ng doktor is meron daw po akong RO seizure. Yun nga po, nakuha ko daw po yun maybe sa flashing lights or puyat, pagod sa trabaho. Siyempre, maiwasan natin yung mga risk factors for stroke, mga risk factors for dementia. Tapos, mag-iwas po tayo ng gutom, mag-iwas po tayo ng pupuyat. Pinayuhan ng doktor si Patricia na huwag magpakapagod at ang mahalaga, magpahinga. Dahil posibleng maulit ito sa taong nakaranas na ng seizure. Ang na-realize ko po sa nangyaring ito sa akin na pagsiseizure is hindi po porket bata ako, is aabusuhin ko na po or hindi ko po bibigyang pansin yung kalusugan ko. Isang taon matapos ang insidente, laking pasasalamat ni Patricia na hindi na ulit siya inatake ng seizure. Sinunod daw niya ang payo ng doktor na siguraduhin may maayos na tulog at pahinga araw-araw. Dagdag pa ni Patricia, iniwasan na rin daw niyang pumunta sa mga maiilaw at maiingay na lugar para hindi na matrigger ang kanyang seizure. At higit sa lahat, sinikap niyang magkaroon ng healthy living na araw-araw. Nagtatrabaho tayo para mabuhay, pero tandaan, maglaan ng oras sa pahinga. Dahil ang kalusugan, walang katumbas na anumang halaga. Samantala, for our next question, ang tanong naman ay masyadong madilaw at mabula ang ihi daw niya, no? At ang tanong niya, masama ho daw ba kaya ito? At ano ba ang pwede niya kaya magawa? Ang tanong po na yan ay mula naman kay Maribel Serafin. Maribel, no? Kasi minsan ang ating ihi ay depende sa ating kinain, ano? So, pero kung talagang ikaw ay nag-aalala kung bakit mabula at lalo na kung madalas kang mabula ang iyong ihi, ikaw ay magpa-examine ng iyong ihi, no? Para makita natin kung ito bang pagbula nito ay indikasyon na ikaw ay nagtatapon ng protina sa iyong ihi, no? Kasi isa ito sa dahilan kung bakit magiging mabula ang ating ihi, no? But minsan nga, as I've said, depende ito sa ating kinain, ano? Tandaan natin ang ating ihi ay waste product ng ating katawan. So pero kung
para masigurado natin na ito ay hindi indikasyon ng anumang karamdaman or condition, ang mapapayo ko sa iyo ay ikaw ay magpa-examine ng iyong ihi. Tuwing tag-init, kaliwat-kanan talaga ang mga outing. At masarap na kainan, hindi mawawala kapag may swimming. Kaya nang minsang dumalo ang pamilya ni RG sa isang handaan, lechong manok, pork chop at iba pang putok-batok na pagkain ang kanilang nilantakan. Napalaban nga rin daw si RG sa kape at soft drinks. Noong gabi, pag uwi ko, nag-soft drinks pa rin po kami. After kong kumain siguro, mga 1 hour siguro bago ako matulog, ayun na, natulog na nga kami. Pero 30 minuto pa lang ang lumilipas nang sila'y mahiga. Bigla na lang nagising si RG na tila hinahabol ang hininga. Agad ding napabangon ang kanyang misis. Sinubukan siyang gisingin ito at saka pinaupo. Pero nagpatuloy pa rin sa paghabol ng hininga si RG. Tapos yung kita nga po sa video na parang nasamid ako o ano. Tapos yun po, yun nga po nangyari, hindi na ako makahinga. Wala na akong ano. Basta hindi na rin ako makatayo noon, itinayo na lang ako ng misis ko noon. Hirap na ngang huminga, hindi rin daw siya makapagsalita. Nagising na rin ang iba pang mga kaanak ni RG. Halos 2 minuto raw ang lumipas bago nakahinga ng maayos si RG. Wala, ang tumatakbo sa isip ko, puro pasasalamat. Tapos habol hininga ako, tumatakbo sa isip ko, puro pasasalamat na lang sa anong oras na yon. Kasi, talagang hirap talaga ng dinanas ko. Parang mamamatay na talaga ako nun. Paniwala ni RG, binangungot siya dahil sa dami ng nakain. Madalas daw talaga siyang bangungutin lalo na kung pagod siya galing sa trabaho. Maghapon kasing umiikot sa kalsada si RG bilang isang delivery rider. Sa sobrang pagod, tapos yung pagka-uwi kasi kakain na lang mga 1 oras, 2 oras, nagse-cellphone muna, tapos bigla na lang nakakatulog na hindi pa dapat matulog, na nakakatulog na talaga sa sobrang pagod. Bangungot nga ba ang naranasan ni RG? Sa pasyente po natin, ang presentasyon niya parang hirap sa paghinga, pagtayo niya. Yung parang hirap na hirap siya ng paggising po. Kadalasan po mas nakikita namin yon sa mga pasyente pong may tinatawag naming obstructive sleep apnea. Daluyan po ng hangin, kapag natutulog po, nagkakaroon po ng bara. So, pag nababarahan po yun, hindi po nakakahinga ng maayos. So, ang resulta po niya, hinahabol niya yung paghinga niya paggising. Nang mahimasmasan si RG, agad daw silang pumunta sa ospital. Sumailalim daw siya sa pagsusuri gaya ng electrocardiogram o ECG. Ayon sa doktor na sumuri kay RG, normal naman daw ang resulta at posibleng heartburn daw ang kanyang naranasan. Ininjekan ako para daw sa acid yun. Tapos yung pagkaturok po sa akin, sumakit na yung sikmura ko. Basta ubusin ko lang daw po yung gamot ko. 30 minutes siguro, nawala yung pananakit ng ko. Tapos napaisip ako, baka yun nga, siguro acid o yung tumaas na yung acid ko. Ilang linggo bago ang insidente, napansin na raw ni RG na madalas siyang dumidighay. Yung bago pa po mangyari to, kasi po ang nararamdaman ko po kasi lagi sa dibdib ko, masakit yung bandang ilalim, minsan palipat-lipat dito. Pero kalimitan lagi sa dibdib. Hanggang tumatagal, tuloy-tuloy pagdighay ko, hindi naman ako kumakain.
Ayon sa general physician na si Doc Eric John Merioles, heartburn ang nararanasang burning sensation, di ba? O pananakit po sa dibdib na dulot ng acid reflux. Acid reflux naman po ang pag-akyat ng acid mula sa ating sikmura papunta sa ating esophagus. Dahil po yan sa paghina o hindi maayos sa pagsasara ng ating lower esophageal sphincter. Ayon pa kay Doc Eric, madalas itong nararanasan ng mga taong mahilig sa masisebong pagkain. Usually, nagkaka-reflux din yung mga parating na stress, konti ang tulog. Yun po yung mga risk factors ng acid reflux. So, kapag ang lifestyle mo, mahilig ka mag-coffee, soft drinks, parati kang stress, maaring ma-develop yung acid reflux. Kadalasan, nagkakaroon daw ng acid reflux kung hihiga agad pagkatapos kumain. Kapag busog ka, tapos humilata ka, pwede kang umakyat yung gastric contents, pwede kang ma-aspirate sa gastric contents na yun. So, pag na-aspirate ka, syempre, mahirapan ka huminga, para kang nalulunod yung pakiramdam mo. Kapag lumalaraw ang acid reflux, pwede ito maging gastroesophageal reflux disorder o GERD. Ito na yung kailangan gamutin. Kailangan mag-maintain ng gamot or uminom ng gamot kapag ina-atake ka. Para maiwasan ang paglala ng acid reflux, healthy diet dapat ang kailangan. At syempre, kumonsulta rin sa mga doktor ng bayan para sa tamang reseta. Pag meron ka ng symptoms ng reflux, acid reflux, iwasan mo na yung labis na pag-inom ng alcohol, yung mga caffeinated beverages, spicy and sour foods. Yun na po yung parang pinaka-preventive. Mas mainam na magpakonsulta sa doktor para mabigyan ng gamot. Dahil kapag masyado ng acidic or matagal yung acid reflux mo or mga complications na pwedeng ma-develop. Sa ngayon, unti-unti na raw binabago ni RG ang kanyang lifestyle. Umiiwas na siya sa mga masisebong pagkain at sinusubukan na rin ang healthy living. Binawasan ko yung kanin ko, tapos yung hindi na muna ako nagkakain ng ano. Puro gulay na lang po muna ngayon. Tapos yung manok yun, baboy, iwas na muna ako ngayon hanggat hindi nagiging okay talaga yung pakiramdam. Bukod sa masusustansyang pagkain, sinabayan din ni RG ng pag-e-ehersisyo ang kanyang healthy lifestyle. At makalipas ng isang taon na patuloy na pag-maintain ni RG ng kanyang magandang kalusugan, ang resulta, hindi na raw siya inaatake ng acid reflux. Ang kalusugan, dapat pakaingatan. Sa unang senyares o sintomas pa lang, huwag nang magtutulog-tulugan. Agad kumonsulta sa mga doktor ng bayan. And for our last question, bakit daw kaya laging masakit ang kanyang batok? Ang tanong mula naman kay J.Ann Antonio. Jayan, ako, napakadaming dahilan, no? Na maaaring kung bakit padalas sumasakit ang iyong batok, no? Lalo na kung ito ay sumasakit pagkagising mo pa lang sa umaga, no? So pagka ganoon, maaaring ang dahilan niyan is may problema doon sa ating batok, yung cervical spine natin, ano? Maaaring merong muscle spasm lamang o pwedeng may naiipit na talagang ugat, no? Or minsan naman, pwede talagang merong vascular or na dahilan kung bakit sumasakit ang iyong batok, lalo na ngayon, napakainit ng panahon, ano? So pwedeng konektado to sa ating presyon. Hindi ko masasabi kung ano yung specific talaga, Giant. Kailangan mo talagang kumonsulta. Pero tulad ng sabi ko, may mga sintomas po na hindi po natin pwedeng pabayaan, lalo na kung ito ay persistent. Ang maipapayo ko sa iyo, kumonsulta ka sa isang doctor, at least sa isang general internist, no, para magawa ng workup kung ano ang talagang dahilan itong pabalik-balik na sintomas na nararamdaman mo sa iyong batok. Thank you so very much, Doc Oyi, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. At syempre, ipadala nyo lamang po ang inyong mga questions na yan sa aming Facebook page. And who knows, next week baka mabasa na namin yan. Sa kuha ng CCTV footage na ito noong nakaraang taon, kumakain ng panghimagas ang isang pamilya. Nang mapansin ng ina na tila hindi mapakali ang nooy 8-month-old na anak. Tumigil kasi ito sa pagkain at unti-unting inihiga ang kanyang ulo patalikod. Ang sanggol, nabubulunan na pala. Ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong pangyayari?
Ang mommy sa video ay ang 35-year-old na si Mommy Prax. Bilang first-time mom, sinisiguro niya raw na sapat ang nutrisyon na nakukuha ni baby Marcos. Nag-research talaga ako ano ba yung nutrients na kailangan nila intake. Ilang calories ba yung kailangan? Siyempre, I'm not a doctor. Pero based on searching it, ilan yung calories na kailangan nilang yung kainin, ano yung mga nutrients na kailangan nilang meron, magkaroon. Pero kahit maliit pa ang anak, sinasanay na rin daw niya ito na kumain mag-isa. O yung tinatawag na baby-led weaning. We want them to be independent as much as possible. While yes, they are babies, they are dependent on us parents or adults, we want to give them a semblance na kaya din nila or building hanggang eventually sila na. Nang minsan daw maghanda si Mommy Prax ng hinog na papaya, hiniwa niya raw ito ng maliliit na piraso para sa kanyang nooy 8 buwan na anak na si Marcos. Yung pagkain namin is normal food namin. So, wala naman ako ina-expect na mangyayari. Akala ko pagtas kumain, okay na. It just so happens na sa gitna ng pagkain namin, biglang tumahimik si Marco. Ang bata, natigilan. Dito na nataranta si Mommy Prax. Doon ko na-realize na may something wrong. Pag kumakain kasi, natural for kids na marinig na naggagag or yung medyo na bibilao ka. That time, wala talagang naririnig, pero parang gusto niyang umubo or sumigaw. Doon na ako nagpanik na may something wrong. Inihihilig na rin ni Baby Marcos ang kanyang ulo patalikod at unti-unti na rin namula ang kanyang mukha. Dito na napagtanto ni Mommy Prax na si Baby Marcos pala nabubulunan. Try mo. Pinapagal ko. Ayaw talaga. Hanggang talagang parang humiga siya. Gasping for air. Noon ko na tinawag si Nicole na sabi ko, Be, tulungan mo ko. Tingnan mo ano nangyari. Hindi ko rin alam yung gagawin ko at that moment. Pero parang feeling ko may magkiklik din sa'yo na parang, uy, parang nakita ko na to before ah. Mabuti na lamang daw na si Daddy Nix sumailalim noon sa first aid training ng Philippine Red Cross. Siguro 7 to 10 years na yung seminar na yun. Na nung moment na na-choke si Marcos, para bang hinila ng utak ko yung 10 years worth of seminar na yun. Whoops! Kunin mo yan! Tapos dun ko lang siya nagamit. Agad-agad na binuhat at kinandong ni Daddy Nick si Marcos mula sa baby chair. Tsaka marahang hinampas ang likod nito. Nailigtas kaya ang bata? Abangan mamaya! Samantala, ayon sa Philippine Red Cross, isa sa mabisang paraan kapag nabubulunan ang isang sanggol ay ang tinatawag na back slaps at chest thrusts. Gagawa tayo ng 5 back slaps, okay? So, hawakan natin yung mukha ng biktima katulad ng ganito. Yan. Tapos, ibabaliktad natin siya. Tapos, ang ating kamay, yan, sa gitna ng likod. So, again, 5 back slaps. 1, 2, 3, 4, 5. Katapos naman ito, babaliktad natin yung sanggol. Yan. Mas maganda kung mayroong flat na surface sa paggawa ng 5 chest thrust. So, sa pagitan ng mga nipples, yan, 2 daliri, doon sa gitna ng dibdib, gagawa tayo ng 5 chest thrust. 1, 2, 3, 4, 5. So, gagawin natin to alternately hanggang sa matanggal yung ating object. Ayon pa sa Red Cross, senyales daw na posibleng nabubulunan ng isang sanggol kapag hindi ito mapakali, hindi makapagsalita o nakakagawa ng tunog o ingay. Senyales din ang pag-iba ng kulay ng katawan ni baby. Kung medyo matagal na ang choking, maaaring makikita natin na nangangasul yung bata or ang tawag natin dito sa medical term is cyanotic or bluish discoloration of the skin due to decreased of oxygen in the body. Kapag nangyari ito, agad tingnan ang lalamunan ng sanggol para malaman kung mayroong nakabara. Iwasan natin yung tinatawag na blind finger sweep. Yung blind finger sweep is yung kahit wala tayong nakikita, dudut-dutin natin siya na as if meron para lang ma-clear yung airway. So kung obvious at kita yung object, that's the time you do finger sweep.
Ayon sa pediatrician na si Dr. Paul Bansil, madalas daw talagang nabubulunan ang mga sanggol dahil hindi pa mature ang gastrointestinal tract nito. Yung passage of food nila, hindi pa ganun kaganda. So, usually po, ang pinapakain po natin sa kanila, puree o mga mashed na pagkain o dinurog na pagkain. Inirekomenda ni Dr. Bansil na puree food o mga dinurog na pagkain ang ibigay sa mga sanggol pangtungtong nito ng 6 na buwan. Mas maganda po pag kumakain po tayo mga dinurog na gulay tsaka mga prutas kasi po wala pa po silang ngipin pag tumutubo pa lang po ang ngipin nila. Pagdating naman daw ng 9 na buwang gulang na sanggol, pupwede na ito pakainin ng finger foods o maliliit na hiwa ng pagkain. Pero paalala ni Doc, kailangan itong may patnubay at gabay ng magulang. Dapat po talaga, nandun po tayo habang kumakain sila. Sabayan po natin sila. Kasi in a span of ilang minutes lang, delikado po eh. Pwede po sila mag-choke, pwede po sila mag-aspirate at mangitim po yung bata. Siguruhing maliliit din daw ang hiwa at tanging malalambot na parte lamang ng pagkain ang ibigay kay baby. Sa kaso ro kasi ni Baby Marcos, posibleng may naisamang matigas na bahagi ng papaya rito. Nung nakita ko yung papaya, on my part, as much as very cautious and hands-on ako sa pag-prepare, may nasama na, hindi siya sa size, but it's the kung gaano siya kalambot or katigas. Matapos ang mahigit 1 minuto, sa tulong ng ginawang backslap si Daddy Nix, natanggal ang nakabarang papaya sa lalamunan ni Baby Marcos. Kaya naman si Mommy Prax, tila nabunutan din daw ng tinik. More than fear, nagpanik ako. Anong gagawin ko? Kasi alam ko, in a few seconds or minutes na hindi to masolve, pwedeng namatay na si Marcos. Sa ngayon, natuto na raw si Mommy Prax. Bukod sa pagsisigurong masustansya ang pagkaing inihahain, ang paghahanda at paghihiwa nito dapat masinsin din. Nasa 3 taong gulang na ngayon si Marcos at maganang kumain. Enjoy ako kumain. Favorite ko na food ay Makalipas ang 7 buwan, nag-aaral na si Marcos sa preschool. At para magkaroon ng physical activity si Marcos, ini-enroll ni Mommy Prax sa isang taekwondo class si Marcos. At kahit malaki na ang ating baby ngayon, sinisiguro pa rin ni Mommy Prax na safe ang mga pagkaing ibinabaon ni Marcos sa kanyang klase na siya mismo ang naghahanda. Paalala sa mga kapuso nating mommies out there, maging mapanuri sa mga ibinibigay nating pagkain sa ating mga anak. Dahil ang isang maliit na bagay, posible palang mauwi sa pag-aagaw buhay. Kung gusto niyo pong maging updated lagi sa mga usaping pangkalusugan, lagi ho kayong tumutok naman sa aming Pinoy MD Facebook page. Ganun din, pwede rin ho kayo magpunta sa GMA Public Affairs Facebook page o kaya sa kanilang YouTube channel. Samantala, nakaisang oras na po tayo na masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Kaya naman lagi pong tumutok dito po sa programa ha, ng Pinoy MD. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan, ang laging number one, dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD.